A Blessed Wesley Church, welcome to COGIL. Kami po ay nagagalak na makasama po muli namin kayo sa ating gawain ngayon at huwag po nating kakalimutan na i-share ito sa ating mga online friends at relatives maging sa ating family upang sa ganun ay makarinig po sila ng salita ng Panginoon. At huwag din po natin silang i-mention sa comment section below. Yes, so bago po tayo magsimula sa ating service, tayo nga po ay manalangin. Hallelujah, Father God, Panginoon, muli sa araw po na ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat, Lord God, na muli, Panginoon, ayan, dito muli kami, Panginoon, upang makapakinig, Lord God, ng iyong mga salita at magpuri po sa inyo, Lord God. Sa aming service po ngayon, Panginoon, ikaw nga po, Panginoon, ang siyang mag-guide, Panginoon, Lord God, at sa magbibigay, Panginoon, ng mensahe mo, Panginoon, Lord God, pagpalain mo siya, Panginoon, at ang kanyang buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Binabalik na po namin sa inyo ang mataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong araw naman po, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Kaya naman po, tinatawagan na po namin ang Praise and Worship Team. Amen. Mapagpalang Wednesday po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating online midweek service, ngayon na naman po ang oras ng ating papapurihan ng Panginoon. Ngayon na naman po ang araw ng ating dadakilain natin ang ngalan niya. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon ng kantang Give Me Faith. My God, you
Trust what you say, that you're good God, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me to trust what you say, that you're good God, your love is great. I'm broken inside, I give you my God. Thank you, God. Sa presensya, Panginoon, na ipinagkalog mo sa bawat isa lang. Thank you, God, na nandyan ka palagi, Panginoon. Na dumadami sa amin, Panginoon, ano man ang mangyari, Panginoon. Maniwala at magtiwala lamang kami, Panginoon. Pagtibayin lamang namin, Panginoon, ang pananampalataya namin sa iyo, Lord. Lord, dahil ito ang foundation namin, Panginoon. Ito ang aming foundation, God. Hallelujah, hallelujah. Lord, ikaw na pong siyang kumilos, Panginoon, sa gawain namin sa araw na ito, Panginoon. Ikaw naging maging sentro, Panginoon. Ikaw na ang gumabay sa bawat isa, Lord God. Lahat ng pag-awit namin, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang na maitaas, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, hindi namin malalampasan lahat ng mga pagsubok sa mundong ito, Panginoon. Thank you, God. Thank you, God. Ibinabalik na po namin sa lahat ng mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. To God be all the glory. Thank you, praise and worship team, sa ating pong nakaka-bless po na ating pagpupuri sa ating Panginoon. At ngayon po, prepare our hearts, our mind, and our soul sa ating pakinig po ng salita ng Panginoon. Maging ihanda na rin po natin ang ating pen and notebook po upang makapag-take notes ng salita ng Panginoon. At hindi ko na po papatagalin, tatawagin ko na po ang ating mensahera ngayon, si Sister Irene Raimundo. Hello, Church, declaring good health
and God's blessings upon you this midweek service. Thank you for always having us. Thank you for always watching us. And we pray na tayo ay pare-parehong nasa maayos na kalagayan hanggang sa mga oras na to. Wherever you are, maraming salamat po. So as we continue in our midweek service, our text will be found in the book of Proverbs, chapter 11, verse 18. The Bible says, "The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward." Tayo po'y saglit na manalangin. Thank you, God, for this day. Thank you for always reminding us, Lord, of your love by means of waking up each and every day, Lord, having your blessings, having your grace, Lord, and mercy upon us. We declare, God, that you always be with us. Holy Spirit, be with us as we study your word. At dalangin namin, Panginoon, na sa mga oras na to ay maabot, Lord God, ng midweek service na to ang lahat, Panginoon, ng mga tao na patuloy na nakikinig, patuloy na nag-share, or even, Lord God, sa mga nanonood ng aming midweek online service, Lord. Continue, Lord God, to reach out to those people at ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanilang buhay. We acknowledge, Lord God, your presence right now. And I acknowledge as well, Lord, my limitations, for without you, I am nothing. Be with us, Lord. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So ang topic po natin, mga kapatid, sa araw na to ay God's program of giving rewards. So it must be that all of us are all excited pagdating sa mga rewards na nakikita natin or nakukuha natin, not even in our work or all the people around us. May mga gantimpala na ibinibigay sa atin paminsan-minsan. And today, we just want to focus on the rewards that will be filled to us bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dito sa ating mundong kinagagalawan. And we can see that even in the Bible, talagang programa ito, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos na ibigay sa atin bilang kanyang mga anak. All over the Bible, we can glance or we can read all of those verses na ang tinutukoy ay tungkol sa rewards. And we are happy, no, na kapag nababasa natin yung mga assurance, like in our text na sabi niya, shall be a sure reward. Ibig sabihin talagang it's a guarantee for us. We are guaranteed that God will always give us reward no matter what. Kahit na madami tayong mga pinagdadaanan na hindi maayos, especially nowadays, dito sa panahong kinagagalawan natin. But still, God is willing and is open-handed to give us these rewards. In Proverbs 26, verse 10, the Bible reads, "The great God that formed all things both rewardeth the fool and rewardeth transgressors." So, hindi lang pala, mga kapatid, yung mga righteous ang binibigyan ng ating Panginoon Diyos ng rewards, but also those who are doing evil. For us, we are receiving good rewards, but also them, they are having bad rewards as well. So, madami sa mga tao dito na hindi nakakaalam kung ano yung mga gantimpala na yun. Ano kaya yung mga gantimpala na pwede nating makuha from serving the Lord? And that is one of our concentration. So, sabi ko kanina, we are all excited about the rewards that we can have. Especially mga kapatid, no, sa mga nagtatrabaho, minsan ang reward sa kanila is may treat ang kanilang mga boss, or kapag ikaw ang nagtatrabaho sa opisina, sometimes they will give you some gift vouchers, especially when you're doing good or when you're doing right or you're excelling in the work that you have. Talagang may mga ipagkakaloob ang mga kumpanya na reward sa iyo. So we can think that
the rewards concentrated on this earth is all about finances or kumbaga minsan may mga free travels pa, no? May mga ibinibigay din na trip to Boracay for two or mga tickets, airplane tickets na pwede nating gamitin for us to relax, and that would mean reward for us. But now we just want to concentrate what really is the Bible teaching us about these rewards. Ano ba tong mga gantimpala na to, Sister Irene? Or ano ba tong mga gantimpala na to na pwede nating makuha or mapag-aralan dito sa Bible? So there are two categories na pwede nating makita sa Bible, mga kapatid. And one of that is the reward in this lifetime. Meron po, mga kapatid, na ibinigay ang ating Panginoong Diyos na reward in this lifetime. Because sometimes we think of a reward, especially for us Christians, ano, iniisip natin na siguro ang reward ng Panginoong Diyos na ibibigay sa akin bilang kanyang masugid na taga-follow or bilang masugid na taga-sunod sa kanyang mga salita, especially when we're living under God's plan, is iniisip natin minsan na siguro makukuha ko na yung reward na yon after this life. But rest assured that God's reward in this lifetime is also there. So Mark 10:28-29, mga kapatid, I will read you the verses. You can read with me if you have a Bible. Sabi niya, then Peter began to say unto him, lo, we have left all and have followed thee. So this is Peter talking to the Lord, ano, to Jesus during their time in Mark, na talagang sinasabi niya, Lord, iniwan namin sa'yo, para sa'yo ang lahat. We have left our family, or we have left whatever we have just to follow you. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that had left the house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel. So may mga binanggit dito, mga kapatid, si Jesus Christ, na kung saan makikita natin that these are all important in life, ano? Especially a house, a brethren, a sister, a father, and mother. Talagang these are important na meron tayo sa ating mga buhay sa panahon ngayon. And lands, for my sake. So, sinasabi dito ni Jesus that no man that had left house na talagang magsasuffer, no? But then, he is reassuring Peter by this time that there will be a reward. Mark 10:30-31, but he shall receive 100-fold now in this time. So kung mapapansin nyo, I highlighted the words now in this time and the 100-fold because we will have, or we want to reassure you, mga kapatid, that God rewards, or God's rewards for us in this time is already there. At ina-assure tayo ng Panginoong Jesus na we can receive it in this lifetime. No? Houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the world to come eternal life. But many that are the first shall be last, and the last first. So, if the Bible is telling us about this, you know, the Bible wants to say na hindi lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Jesus, or really that not even one ay subject sa magandang buhay. But then, ang Bible kasi, mga kapatid, hindi niya sinasabi doon that if we follow Christ, we will have nice house, or if we follow Christ, we will have great health or lots of money. Hindi ganun, mga kapatid, yung tinuturo ng Bible sa atin. But in this context, you can see na talagang God is really willing to give us rewards. Ano? But also, along the way,
while we are enjoying those rewards na pwede nating makuha in this time, ano, sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, ay meron ding mga persecution along the way while you are enjoying the rewards that you have by God giving it to you. Talagang makaka-experience ka din ng persecution. And some denominations will have maybe abuse this verse, ano, like for example siguro yung mga prosperity gospel or health and wealth gospel na kung saan that is a false doctrine, ano, na nagko-concentrate sila that they are telling na talagang you will be blessed, ano, financially and materially, and that is God's will for you. But they will not say about the persecution, ano. So, in this particular context or in this particular verse, talagang makikita natin doon, mga kapatid, that God's plan for us is to give us reward, no? Pero hindi niya pre-promise na yun lang lagi ang ibibigay niya sa atin. But then you can see that along with persecutions, meron siyang persecution, mga kapatid. So we are not exempted of all those persecutions. Ano, bilang mga Kristiyano, mararanasan natin yan. At laging sinasabi sa atin ng ating mga mahal na pastor that kasama na, ano, sa buhay ng isang Kristiyano ang pagkakaroon ng mga persecution, ang pagkakaroon ng trials, ng problems, ng difficulties, at lahat-lahat. But then, God can still, in the midst of those, God can still give you rewards. So, nasaan, Sister Irene? Nasaan yung reward na yan? Nasaan yung hundredfold na yan? Hundredfold houses and brethren and sisters and mothers. How will I experience those kinds? Eh, wala naman akong 100 houses, ano. But if you could think of it, mga kapatid, kung iisipin nating mabuti yung blessing or reward na ibibigay sa atin ng mga ng ating Panginoong Diyos sa mga panahong ito, we might not have those 100 houses, but you can see, ano, na kapag ikaw ay bumisita sa yung mga ka-churchmate or even in your relative's house or even your friends, ano, talagang they would welcome you, they would receive you, they would really take time, ano, para paghandaan ka. Yung mga ganong klaseng bagay, mga kapatid, na pwede nating ihalintulad or ilagay dito sa sinasabi ni Jesus that you will have hundredfold houses. Kung wala kang kapatid, you will have hundredfold brethren by means of having your sister and brother in Christ. Ano? Or kung wala kang nanay or tatay, kung ang nanay at tatay mo ay hindi pa nagsisilbi sa Diyos at feeling mo you are down at hindi ka nila napapansin or hindi masyadong maganda yung relationship nyo sa bahay, you can have hundredfold of father and mother inside the church. Hindi ba? Yung mga nakikita nating adults dito, pwede natin silang tawaging nanay. And it's okay. Even, most especially, kung wala kang nanay at tatay, nandiyan si pastora at saka si pastora, na pwede mong maging nanay at tatay. No? So that is the promise of God to us. Hindi man yung literal na bagay yung ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. But you can think of it, kung titingnan natin yung konsepto nito, ay oo, pwede ko palang makuha yon by means of our church, by means of the adults inside our church, by means of the houses na pinupuntahan ko na they are ready to accept me. Hindi po ba? So maganda yung plano ng ating Panginoong Diyos, a hundredfold. And I'm sure na hindi kayo pababayaan ng Panginoong Diyos with this context na sinasabi niya dito, mga kapatid, that really Jesus is telling the truth about these rewards. At walang magbabago nun, mga kapatid. This is still a promise of Jesus Christ
that still is happening right now. So, God can bless us even, ano, kung hindi man mga material na bagay, mga kapatid, because really that if you think about rewards, parang iisipin natin na it's all about material things, it's all about money, it's all about wealth. But God can give you another form of a reward, ano, in this lifetime. Ah, wala ka mang magagarang kotse, magagandang jewelries, luxury cars, luxury bags. Hindi man doon, mga kapatid, yung sentro ng pagbibigay sa'yo ng Panginoong Diyos. But then God is able to give you joy and happiness. God is able to give you abundant love. Ano yung health sa mga oras na to, mga kapatid, kung saan madaming nagkakasakit, that is a great reward we can see. So madaming mga pagkakataon na talagang kinokorekt ako ni God in this term, ano, dahil minsan naiisip ko na wala akong trabaho, hindi ako nakakapag-provide sa aking pamilya, but God is convicting me that, anak, I'm giving you another form of blessing. I'm giving you another form of reward. So, talagang naiisip mo na, yes, it's really true, na hindi man doon sa mga material na bagay, but God is fulfilling His promise by our health and the joy that overflows in our hearts because of serving Him. So, madami mga kapatid, ano, madami tayong pwedeng makita na blessing ni Lord, enough food to eat, or even yung nakakatulog ka ng maayos sa gabi wherein some of the people around us might not experience that for now, no, dahil sa anxieties and depression that they are undergoing or experiencing right now in this time of pandemic. So there are so much of blessing and rewards of the Lord we can think of. And number two, mga kapatid, na pwede nating tingnan when it comes to that classification of reward is the rewards we will receive in heaven. In Colossians 3:16-17, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. So we can see in this particular verses, mga kapatid, dito sa Colossians, na talagang sinabihan na, ano, yung mga members of a family. First, wives, and then husbands, and then children. So all of us is a part of a family. So makikita na natin yung mga instructions dito, mga kapatid, na pwede nating sundin, ano, when it comes to handling our family, when it comes to be in the family. And the promise of the Lord is, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. So there are also instructions for the servants and the masters, ano, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. So this is the reward that we can have, mga kapatid, ano, in following all these instructions
ang Panginoong Diyos or ang Panginoong Jesus ay nag-a-assure pa rin sa atin mga kapatid ng mga rewards, not in this lifetime but when we reach heaven. Now in Hebrews 10:32-33, sabi niya, "But call to remembrance the former days in which after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions, partly whilst ye were made a gazing stock both by reproaches and afflictions, and partly whilst ye became companions of them that were so used. For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward." So this is a great this is a great verse in the Bible when it says, mga kapatid, that despite all the afflictions, despite all the hardships nakakaharapin natin in this life, we can move forward, ano, because of the reward na gagamitin or ihahandog sa atin ng Panginoong Diyos during or the time that we reach in heaven. So there are some of the rewards that we can get in heaven, ano, like we can find in the Bible na magkakaroon tayo ng crowning glory or crown of glory, crown of righteousness, and different kinds of crowns na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus kapag nandun na tayo. And all of us should be excited of those crowns, mga kapatid. Hindi man natin alam or kahit na gaano kahirap ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo or sa ibabaw ng lupa sa mga oras na to, we can think, ano, sabi niya, "Cast not away therefore your confidence." Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Because the great recompense of reward is coming, at ipinangako 'yon ng Panginoong Jesus sa atin, mga kapatid. He will do it, ano. In Matthew 5:10-11, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." That is an assurance. If we are being persecuted right now, if we are being in total hardships or total difficulties right now, and you are serving the Lord, our God, sabi niya dito, mga kapatid, "Theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven." Whew! Napakagandang promise, mga kapatid. When you are going to read this context, basahin nyo sa Tagalog, sa Ilocano, mga kapatid, napakagandang verse nito. An assurance of God's reward for us. A great reward is in heaven. Ano? Talagang ipinangako yun, mga kapatid, ng Panginoong Jesus. "For so persecuted they the prophets which were before you." Naranasan na yan ng mga prophets even before you, sabi ng Panginoong Jesus. So, we will be rejoicing and exceeding glad. No? Napakaganda ng mga term na ginagamit dito sa mga Bible, mga kapatid. And really, the great promise of the Lord when having our reward in heaven is true. Ano, parang mahirap isipin, but we can think and we can even look forward of it, mga kapatid. And therefore, what we have to do is believe that God is a rewarder. He's a rewarder. In this lifetime and after this life, He will give us rewards, mga kapatid. So the rewards we will get after this life are not just small tokens.
pagdating natin sa langit, mga kapatid, hindi ka lang bibigyan ng Panginoong Diyos ng trophy, ano, or a plaque of appreciation. But God is giving us crowns, no? Napakagandang isipin that God Himself or Jesus Himself will give us our crown. Whatever crown it may be, dahil madaming iba't ibang crown, mga kapatid, na ipagkakaloob sa atin. But rest assured, mga kapatid, that we are living on the commandments of God, that if we are living on the laws and obeying God in our life, we will surely have a great reward in heaven. So those are not small tokens, mga kapatid. It's a big reward and are real. Lastly, I want to read you a verse in Psalm 58:11 when it says, "So that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily he is a God that judgeth in the earth." So our challenge right now bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ang challenge para sa atin is to live in faith, ano, and to look forward for the rewards na makukuha natin. We can look forward of those rewards that God will give to us in this lifetime and after this life. So let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are greatly amazed by your words, Lord God, right now. Napakagandang basahin, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, na kung saan nakikita namin yung assurance namin, Lord, na hindi sayang ang mga ginagawa namin, hindi sayang ang pamumuhay namin dito sa ibabaw ng lupa, following you as our Lord and Savior, because you have assured us of the rewards, Lord, that we will be receiving in this lifetime, and not even that, Lord, especially the rewards that we will be receiving when we will be in heaven. Thank you so much, Lord, for that great assurance. And thank you so much, Lord, na tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Help us, Lord, to look forward to those rewards. At ikaw, Panginoon, ang manguna, Lord, sa aming mga buhay. For us not to make mistake. For us not to dwell on the sins on this earth, Lord. But to perfect our relationship with you. To perfect our living, Panginoon, ang aming pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, na ikaw ang kasama namin, Lord God. Thank you so much, Lord, for all these reminders that you have given us to this day. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw, Lord, ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. We give you praise, we give you glory and honor in Jesus' name. Amen and amen and amen. God bless church. Thank you so much, Sister Irene, para po sa ating message ngayong araw. So ngayon naman po, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama po sa atin sa ating midweek service. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-comment, nag-share para sa ating online service po ngayong araw. So wag po nating kalimutan na kita-kita po sa ating midweek service at sa ating Sunday service po, 8 a.m. Hindi po natin kakalimutang i-follow ang ating mga social media accounts tulad ng Facebook, Instagram, and YouTube upang po tayo ay ma-update sa ating gawain sa ating church. Yun po, hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa ating Sunday worship service every Wednesday, every Sunday po. Yun po, see you and God bless!